Hi guys! Welcome back to our channel. Ngayon papunta kami ngayon sa Muñoz, sa Jesus Arsene Oras ng Himala. Papapray namin si Ristel kasi yung kanyang kalagayan, nahihirapan kami sa kalagayan ni Ristel. Kaya ito ang pabiyahe kami mula Bacoor, Cavite hanggang Quezon City. Sana hindi kami maligaw. Guys, kaya kami babiyahe ngayon dahil magsisimba din kami para humingi ng panalangin kay Apostol Renato de Carillo ng Jesus Arsene Oras ng Himala. Dahil sa napapansin namin sa nakasmig habang tumatagal, merong kakaiba sa kanya yung late development, tapos yung pag nagsasalta kami hindi niya kagad naintindihan, pull namin sasabihin sa kanya ulit. At hindi lang yun, meron siyang slight autism. Yung isa is slight autism kasi pandemic baby yung anak namin si Ristel. Pagpapray namin siya para ito ay mawala, makas out na. Then, pagkaalam ko, ito ay sumpa o curse na minana namin sa kanununuan ng papa ko. Kasi na lumitaw to sa side ng papa ko sa amin, sa mga pamilya Matias. Hindi ko naman sinasabing lahat ng pamilya namin merong ganun. Kumbaga, ito'y mana-mana lang kasi inheritance nga, kumbaga. Pero wala namang imposible sa Lord kasi syempre, ang Lord naman ay gumagawa ng paraan or ng taong magiging instrumento para pagdaluyan niya ng kanyang kaluwalhatian. Halimbawa na ron yung ating apostol dito sa Pilipinas na si Apostol Renato de Carillo. Kaya samahan nyo kami dito sa video ito para makita ng lahat na may Diyos na buhay at pwedeng sumagot sa ating mga panalangin. Kaya guys, samahan nyo kami manood sa video ito para masaksihan ng Luzon, Visayas, Mindanao ang kagalingan ni Ristel sa kanyang nararamdaman or sa nakikita namin sa kanya. Guys, gusto ko matanggal kasi yung generation curse na mana ng anak ko sa mga ninuno namin. Kaya ito, pupunta kami ngayon sa Jesus Arsene Oras ng Himala kay Apostol Renato de Carillo, yung ating apostol dito sa Pilipinas. At alam naman po natin na every move of God ng Himala ay lalo po siyang nananabik na gumawa ng mga Himala. Hindi po siya albularit espiritista at fake healer, pengso expert at tarot reader na nagbabaka sakali. Ang Diyos po hindi naubusan ng mga himala sapagkat siya po ang Diyos ng mga himala, tanda't kababalaghan. Gumagawa siya ng maraming himalang hindi kayang bilangin, kababalaghang mahirap isipin. At ito po ay para sa inyo ngayon. Taas niyo po ang inyong dalawang kamay. Everybody pray. Tabihin niyo po ito ng malakas. Mabuting amang Diyos, malakas, mabuting amang Diyos, salamat po na ako'y minahal mo. Kahit ako'y nagkasala, nagkulang, sumuway, hindi nakinig sa iyong mga payo, hindi ka inuna, hindi ka minahal, hindi ka binigyan ng pagpapahalaga. Patawad po sa aking mga pagsalansang pag-aalinlangan. Patawad. Humingi po ako ng tawad na ako'y nagpagamot sa mga albularyo, espiritista, fake healer, tarot reader, psychic healer, at occultic healer. Tinatakwil ko ang lahat ng ito. Patawad po kung ako'y humanap ng swerte sa hula, sa tarot reading, sa horoscope. Patawad po kung ako'y nanalangin sa mga patay, lumuhod sa mga ribulto nila, humingi ng tulong sa mga ribulto na hindi nakakalakad, hindi nakakakita, hindi nakakarinig, walang pakiramdam, at sa mga taong patay na hindi ako kilala at hindi ko rin kilala. Nagkasala po akong malaki. Tinatakwil ko ang lahat ng ito. Pati ang minana ko at ipinamana sa akin
na generation curse, kagaya ng kahirapan, magulong buhay, hiwalay na pamilya, wasak na tahanan, bagsak na negosyo, tinatakwil ko ang lahat ng ito. Tinatakwil ko ang mga karamdaman na pinamana nila sa akin. Tinatakwil ko ang karamdamang ito. Sige po, banggitin niyo po yung karamdaman na yan. Banggitin niyo po malakas. Sabihin niyo, tinatakwil ko ang karamdamang ito. Banggitin niyo po yung karamdaman niyo. Isa, dalawa, tatlo. Banggitin niyo po lahat. Itakwil niyo po lahat. Sige po, lakasan niyo. Itakwil niyo po lahat. Siya po ba'y sakit sa puso? Glaucoma, katarata, astigmatism, arthritis, UTI, infection sa ibig, bato sa bato, hepatitis A and B. Ano po yung karamdaman niyo? Sundin niyo po sinasabi ko. Itakwil niyo po. Ito sabi niyo, tinatakwil kita. Sige po, lakasan niyo. Itakwil niyo po yung karamdaman niyo. Itakwil niyo po lahat. Magalit po, ipagalitan niyo. Layas, palayasin niyo po sila. Thank you, Jesus. At sabihin niyo po ito ng malakas, Panginoong Jesus, hindi ako pwedeng mabuhay nang wala ka. Pumasok ka sa puso ko ngayon. Tinatanggap po kita bilang personal kong Diyos, manggagamot, tagapagligtas ng aking buhay. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Pagkaharian mo ako. Gawin mo akong alagad mo. Susunod ako sa iyo. Tinanggap ko na po ang iyong kapatawaran. Malaya na ako. Magaling na ako. Ligtas na ako. Anak na ako ng Diyos. At pinatatawad ko na ngayon din. Ngayon din. Pinatatawad ko na ang mga tao na ako'y naghinanakit, nagtampo, sumamaang loob. Pinapatawad ko na sila. Sige po, patawarin niyo po yung mga tao na kayo po'y may hinanakit, may sama na loob, may tampo. Patawarin niyo po silang lahat. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sing that song, very, very soft. To God be the glory. Very, very soft. Kung ngayon po'y nakapagpatawad na, itaas niyo po ngayon dalawang kamay. Ako po'y mananalangin. Espiritu ka ng pagka-paralyze. Espiritu of lunatic. Come out! Iwanan mo yung mga tuhod nila, katawan, balakang, ugat. Espiritu ka ng sakit sa bato, UTI, infection sa ihi. Espiritu ka ng cancer sa dila, sa lalamunan, sa utak, sa dibdib, sa buto, sa bato. Bye! I rebuke you in Jesus' name. Pagkabulag, pagkabingi, pagkapipi. Come out! I rebuke you. Pneumonia, TB, die! Pinapawalang bisa ako. Ang problema mo sa bato, nagiging daan para ka ma-dialysis. Inutusan ko ang creatinine mo bumaba at maging normal. Ulcer, I rebuke you. Bato sa bato, malusaw ka. Bato sa atay, bato sa lapay, die! Be dissolved. Inutusan ko, spinal cord, dumang mabuo ang pelvic bone mo, lumusog, sumigla, lumakas. Inutusan ko ang cornea mo, ang retina mo, ang pupil mo na bumuo, mabuo siya, lumuwag siya, lumini siya, maging kompleto siya. Pinagpapala ko ang iyong mga mata. Loob at labas, ang fluid ay diniklara kong sufficient. Sipon, ubulag na trangkaso, takot, nervyo, sakit ng ulo. Come out! I rebuke you in Jesus' name. Espiritu ka ng kalaswaang kahalayan. Come out! I rebuke you in Jesus' name. Diabetes, come out! Mataas na cholesterol, be drained! Bukol sa tagiliran, be dissolved! Sakit ng katawan, I rebuke you! Sakit ng muscle, I rebuke you! Inutusan ko yung mga litid mong sumigla, ang buto mo, ang dugo mo, ang kasukasuan mo, be strong and be healthy. And Lord, I ask, hipoy mo po sila isa-isa ngayon din. Sige po, itaas niyo po yung dalawang kamay, the Lord is touching you. Gumalaw na po kayo. Umunat na po kayo. Taas po yung dalawang kamay. Suntok ng malakas. Dalawa, malakas. Pag sinabing malakas, sipa po yung paa. Kanan, kaliwa, sipa. Sipa, taas po. Yung kanan, paa. Taas yung kaliwang paa. Wave yung dalawang kamay. Bend. Patalikod, bend. Swing po yung katawan. Galaw po yung ulo. Akyat manaog, baba, taas, kaliwa, kanan.
Tanggalin niyo na po, salamin niyo, maliwanag lang mga mata niyo. Inutusan ko yung mga mata niyo, lumiwanag ka. Pinagpapala ko retina mo, cornea at pupil. Pinagpapala ko mga mata mo, be healed, see clearly in Jesus' name. Kung kayo po'y bagong opera, nagdadalang tao, naglilihindi pwedeng tumalo, huwag kayong tatalong, pero kung kaya nyo, talon, lukso, lundag, lukso, lundag, talon, wave po yung dalawang kamay. Sabi nyo, Lord, salamat po, ako'y magaling na, wala na ang karamdaman ko, pinagaling mo na ako, magaling na ako, amen. Palakpakan po natin si Jesus. Glory to God. Sulatan nyo po ako, tawagan nyo po ako, ibalita niyo po sa akin kung gaano kadakilang himala ang tinanggap niyo po ngayon, kagaya po nila. I want to hear from you. Hindi lang po nagpagaling ang Lord. Libo-libo po ang pinagaling niya, hirin abroad. Hanggang ngayon siya po'y nagpapagaling. Sakit ng dibdib, I rebuke you, pinagagaling ka ng Panginoon. Sakit ng batok, I rebuke you, pinagagaling ka ng Panginoon. Sakit ng mata, I rebuke you, pinagagaling ka ng Panginoon. Ugong sa tenga, I rebuke you. Inutosan ko yung eardrum mo, mabuo ka. Ang mga buto ng tenga mo, ang mga ugat ay maging sakdal in Jesus' name. Sakit ng lalamunan, I rebuke you. Plema sa lalamunan sa dibdib, I rebuke you. Hanggang ngayon po'y nagpapagaling po si Jesus. Sakit ng kasukasuan, I rebuke you. Magtaas po tayong dalawang gamay. Hanggang ngayon po'y nagpapagaling po ang Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Hanggang ngayon siya po'y nagpapagaling. Gumalaw na po kayo, magpasalamat na po kayo. Thank you, Jesus. Epilepsy, I rebuke you. Lumahay ka sa katawan ng taong yan, wala kang karapatang pahirapan siya. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sinusitis, I rebuke you. I speak health to your nose. Inside out, be whole. In Jesus' name. Goiter, I rebuke you, be dissolved. Oh, thank you, Jesus. Thank you. Sa wala mong sawang pagpapagaling, thank you, Lord. Oh, God is so good. Araya po siyang pinagagaling. Hanggang ngayon, the healing anointing is still blowing. Oh, what a mighty God we serve. Sulatan niyo po ako email, tawagan. I want to hear from you. Let me know kung ano pong himala ang tinanggap ninyo. At di lang po ito himala ng kalita at kagalingan. Ama, i-release mo po yung mga transaksyon po nila. Kung ang mga lupa pong yan ay napakasunduan at magbabayara na, I rebuke you, Satan. Iwanan mo ang transaksyon na yan. Take off your hands upon that transaction. I rebuke you out and never to return. Lord, ipatong mo ang kamay mo sa transaksyon. Release the money to your children so they can give generously. Kung sila po'y merong kaso sa lupa, sila po'y niloloko, bigyan mo sila ng tagumpay. Yes, Lord. Buuin mo ang buong pamilya. Baguhin mo, Ama, ang member ng family nila. At ang nangangailangan ng spiritual breakthrough, dali mo po siya, o Diyos, sa spiritual breakthrough ngayon. Break every bandage of the devil upon his life, addiction sa pornography, sa lust, sa immorality, fornication, adultery. Die! Leave them now in Jesus' name. And never to return. Addiction sa drugs, I rebuke you. Sa alak, sa sugal, I rebuke you. Lord, touch them and free them today. Dispute, family disputes, solve it, Lord. At humihingi po ng karunungan para sa pasya na dapat niyang desisyonan, which is a major thing. I ask, Lord, lead them. As you promise us that you will lead your children. As you lead the children of Israel, lead them now. Thank you, Lord, for hearing me. Thank you, Jesus. Magaling na po kayo. I want to hear from you. Ang sabi ko, hindi lang po siya nagpagaling. Libo-libong himala ang ginawa niya. Palakpakan po natin ang Diyos. Ano nangyari? Man of God, si Ate po ay nanggaling po ng Pasay. Sangayon po sa kanya, dumating po siya dito na tinatrangkaso daw po siya. Masakit po kanya pong ulo, makati po kanya pong lalamunan at siya po'y sinisipon. Ngunit kanina po nung siya po'y sumabay sa pananalangin, lahat po ng ito ay nawala, pinagaling po siya ng ating Diyos na buhay. So, ikaw ay sinisipon, dami mong nararamdaman. Kumusta ka na ngayon? Magaling na po. Oy, wala kayo narinig? Sino si nagpagaling? Jesus po, si Jesus. God bless you. Ano nangyari? Ibigay ganyan sila po magtatay, galing po ng Bacor, Cavite, at sila po yung bunga po ng YouTube. Sa ngayon po kay Kuya, si baby po ay pandemic baby.
na nung nasilayan niya po mundo, nung lumabas po siya, sinapo po na kanya pong nanay, siya lang po yung nakakulong sa kanila pong bahay. At habang siya po yung lumalaki, napansin po ng kanilang magulang na delay po yung pag-catch up ng utak po ng bata. At di lamang daw po yan, pina-check up daw po nila yung bata at sabi po ng doktor, delay, at meron pong slight autism. At hindi lang po yun, sabi din po ng kanilang na kanyang papa ay namana po niya ito sa side po ng papa nila. At next year daw po, ipapa-check up daw po ulit yung bata kung gaano kataas yung level po na kanya pong autism. At bunga po nito ay takot po siya sa mga tugtog, takot po siya sa mga maraming tao. Kapag nakakarinig daw po siya ng mga tugtog, nagwawala daw po yung bata. Pero kanina po, pagpasok po nila dito sa lugar pong ito, payapa po yung bata, hindi po siya nagwawala at naniniwala po sila. Si baby po ay pinagaling na po ng ating pong Diyos na buhay. So, kamusta na po yung anak, kuya? Mabuti na po, tay. Ano? Mabuti na po. Makabaki si Makay. Anong pagbabago niya? Ano po, sa sounds po. Kasi, dumating po kami dito. Nung dumating po kami dito, sa praise and worship po, ano, ayaw niya pumasok. Ayaw niya. Ngayon po, okay na po siya. Lalapakan po natin si Jesus. God bless you. Thank you, Lord. Inuulit ko po, hindi lang po nagpagaling ang Lord. Libo-libo po pinagaling niya. Ang diablo po ay laging mali, sinungaling talo. Ang sinasabi ko po ay totoo. Napakarami pong himalang naganap ko. Hanggang ngayon po siya po ay nagpapagaling. Ang bebe ko, uuwi na. Siya pupunta na. Uuwi na sa bahay. Bye! Guys, ito, pauwi na kami. Sasakay na kami ng train. Malayo yung biyahe, pero okay lang. Sulit naman. Kahit na nagkandaligaw-ligaw nga kami kanina. Masasabi kong sulit kasi may nagbago sa kalagayan ng anak ko sa pamamagitan ng panalangin ni Apostol Renato Di Carillo. Sige guys, dito na lang kami. Maraming salamat sa panonood ninyo. Ingat po kayo lahat at God bless you.